Hinangaan at sumasaludo si Mayor Ariel Non ng Jose Pangadiban sa mag-asawang Governor Edgardo Egay Taliado at Congresswoman Josie Taliado sa agarang pagpapagawa ng bypass road with seawall na ilalagay sa kahabaan ng tabindagat sa South Poblacion at Parang sa bayan ng Jose Pangadiban, lalawigan ng Camarines Norte. Ngayong araw na ito, groundbreaking na, itong February, start na po ng construction ito. Ngayon po sa Jose Pangadiban, meron tayong project na 250 million. Yung 100 million, yung San Isidro, going to Dahika na yun. Kasi sumobra na tayo eh. Magro-road opening na tayo, going to to Dahikan. Then yung nakalaya, 50 million. Then meron kayo rito, magkakaroon kayo rito ng pinakamagandang evacuation center na napakaganda po noon. Di ko alam kung saan ilalagay Santora Sur, yan po ay naihabol po yan ni Congresswoman, yung evacuation center na yan, na nagkakalaga po yan ng 35 million. Kompleto po yan, napakaganda po yan, kompleto ng facilities. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso na prioridad na proyekto ng mag-asawang Governor Egay at Congresswoman Josie. Kamakailan lamang ay nagpapakita ng buong suporta ang administrasyon ni Mayor Ariel Non sa Team Gawa, kaya hindi pa ito opisyal na nagdeklara na magiging kaalyado ng Team Gawa, ay agad na itong nagkatanggap ng mga proyekto na gagawin sa kanyang bayan mula kay Gobernador Edgardo Egay Taliado at First District Representative Josie Banning Taliado. Overwhelmed tayo kasi hundreds of millions ang i-infuse dito ng provincial government. Alam nyo, malaking tulong sa ekonomiya namin. Plus, yung modernization ng mga facilities, lalo ng infrastructure. Appreciated ko ito dahil nakita ko yung intention ni Governor na talagang maayos yung bayan namin. Sa ngalan ng Jose Pangadiban, saludo po ako. At ako naman po ay matanawi ng utang na loob. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Samantala, siniguro naman ng gobernador na magpapatuloy ang mga maganda at kapaki-pakinabang na mga proyekto sa Jose Pangadiban, kasama na ang pagdagdag nito sa pondo sa bayan sa taong 2022. At wag mo nang ilonyon, at kung kayang hingin natin sa national government, sa mga kaibigan kong mga senador, kaibigan ko sa Malacañang, kaibigan kong kay Secretary Wendell ng DBM, so hingin na lang po natin yan. Yung 50 million na ilo-loan mo, sa iba mo na gamitin yan. So yun po, basta yung mga naiiwan pa rito ng mga kalsada na may taposin pa. 22 parang ay commitment namin ni Congresswoman yan. Ang bypass road with seawall ang siya nang maituturing na pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Jose Pangadiban. Cindy Curioso, BHTV News.